2016, we have to talk about Marosa. Ito yun. How did this begin? Storya, script, paano kayo nagtagpo? Paano kayo magpapayat ka? Tell us the story, we will listen. Yung totoo. Sige, yung totoo. Ikaw muna, yung totoo. Ay, kasi, tinawagan niya ako, o Jamie, gagawin tayo movie ha. Ganun lang siya, ganun lang yan eh. Okay, ganun lang ako. So, hindi ko sineryoso, kailangan mo pumayat kasi pusher ka, ganyan-ganyan. Okay, ganyan lang ako ng ganyan. Tapos, eto, yes, it is at the back of my mind, but I'm not taking it so seriously. Ayoko siyang ipasok na ano tatawag ako sa kanya, Dante, kailan, de, kailan, yung ganon. Maluwag, relax ang tandem namin, relax. Hanggang sa tumawag siya, sabi ko, ano ba, ako ba nag-offer kay Andy? Sabi ko, pwede ba si Andy dyan? Hindi ako. Pumayag ka ka. You ask, Jane, yeah, kung pwede si Andy. Okay. Oo, sabi ko, baka hindi mag-blend yan, ha? Sabi mo pa. Mm-hmm. Hindi, mag-immersion, ganyan. O, babe, ganyan, ganyan. My main objective was to introduce Andy to Brilliante, for Brilliante to magustuhan si Andy. Because I really want Andy to work ng indie kay Brilliante lang, kung maaari. Kasi with him, sure ako. Sabi ko sa kanya, it's either trophy or biyahe. Diba? Okay. Tapos, nung pumasok sa Cannes, tinawag ako si Andy, sobrang sigaw ko ng sigaw. Nung tinawag ni Dante. Saya-saya namin dalawa kasi makakapag-red carpet kami ng side by side. Magkasabay. Nang magkasabay. So, yun lang. Hanggang dun lang yung momentum of happiness. Right. No, but before that, how was the film making process? Especially for this story, 4 years ago ko pa itong dinidevelop. So, kaya lang, meron ako iba ginagawa. Tsaka yung timing. I think timing is also very important. So, dinevelop ko to, yung kwento na to, based on a real life situation, story na nakilala ko at na-interview ko. So, buhay itong mga characters na to. So, yun ang simula nito. Kasi ako naman, nagustuhan ko siya kasi yung idea ng family, no? Filipino family. Napaka-interesting kasi yan eh, di ba? Lalo-lalo na sa ating mga Pilipino. Iba yung kapag ang pamilya ang nagtulutulungan, iba yon. So, naintriga ako dun sa sitwasyon na yon, na nandito sila sa sitwasyon na kailangan nilang magtulungan, pero alam mong wala. Yung mga magulang nasa, normally kasi ang mga bata ang ano eh, di ba? May problema, tapos ang mga magulang naman, dito ang problema mo magulang at ang anak ang gagawa ng paraan. So, kakaiba siya in that sense. Sabi ko, gusto ko siyang, gusto bakit ko siyang gusto gawin. Mong pumayat si Jane? Dahil? Kasi kilala ko yung character. Yung character medyo manipis siya. So, sabi ko... So, oo ka lang ng oo nung sinasabi. Tapos ito na, shooting days na, 2 weeks na lang, Jane. Payat ka na ba? May mga text na gano'n. Oh, Diyos ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapayat. Okay. So, yung first shooting juicing, day? Juicing, yung mga ganyan. Okay. Pinipilit ko tulok payat talaga. Kasi, lagot ako. Darating siya naka-itim. Sabi, ba't ka nag-itim para para magmukha ang payat? Yung first shooting day, okay. And then? Duarte ako naka-black. Tsaka, tahimik-tahimikan lang ako. Kasi, once, kahit magkaibigan kami, basta't nagtrabaho na kami, boss ko siya. Oo. Boss ko siya. So, nandun, in all directors, nandun yung respeto, yung takot, yung pagsunod, na kailangan ko ano yung sabihin niya, yun dapat ang mangyari at masunod. Pero, is it true that your co-director said, pusher naman ako, hindi naman ako user eh? Yun nga, sinabi ko sa kanya. Hindi, actually, ginamit ko na, kasi feeling ko hopeless na pumayat siya. Sabi ko, ko parang hindi kaya papayat talaga. So, kumbaga, ginawan ko na lang, you have to work within the character. So, siya kumakain, mahilig kumain. Sanay ka na doon, yung katulad ng peel, na nagpapapeel. So, ginamit mo rin yun. Ginamit, pero bakit si Jane? Siya talaga yun. One year niya na tinawag yun. Siya talaga. Tsaka talagang silang dalawa ni Julio. Okay, I can relate to the story because many years ago I was doing controversial dito sa ABS-CBN. I did interviews of mothers, of lolas na nagpupush ng drugs. I did the actual interviews. Kaya nung narinig ko ngayong tema ng kwento, sabi ko, totoo yan. Totoo yan. Dahil... Actually, it's not really pushing.
ay yung, I mean, yung karamihan. Nagbibenta lang para mabuhay. Pandagdag gastos. Oo, ganun. Estudyante yung anak, ano pa yung kurso ni Andy, parang... Parang caregiver sa oo, ano. Oo, so medyo mahal, pandagdag, may konting sari-sari store. Ang strength nito, yung, di ba, sa mga lugar na ganito, most of the time yung Marosa, yung nanay, the likes of Marosa, tinawag lang siyang Marosa, but yung ganong karakter ng nanay, yung nasusunod sa lahat, eto gawin, eto. She's the head of the family, taking care of her family, feeding her family, doing, gumagawa ng paraan para mabuhay yung pamilya, matulungan. Yun yung typical pamilya sa isang, sa mga lugar na ganito eh, ng buo ang pamilya. Usually, yung nanay talaga yung kumikilos at gumagawa ng paraan. No? So, ito parang wala lang sa kanya to. This is just part of her life, daily activities. Makadagdag ng panggastos. Para mabuhay.